Ang pagdating ni Miguel na sumurpresa sa lahat ay nagbigay ngayon ng pambihirang matchup laban kay Sukuna. Dahil ngayon na lumabas na ang full chapter 255 ay sa wakas ay masasaksihan na natin ang Miguel versus Sukuna at ang pagdating ng iba pang sorcerers na magpapamiligro sa buhay ng King of Curses. This is Mr. Namiken at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang napaka-intense na labanan. Let's go! Nagsimula ang chapter sa isang eksena kung saan ay makikita si Sukuna na nakatingin sa itaas ng building na kinatatayuan ni Miguel. Nasa isipan ni Sukuna ay napagtanto niya na ang successful na pag-rescue ni Miguel kay Wiwi ay isa raw siguro sa mga curse technique nila. Dahil makikita na bukod kay Wiwi at Miguel ay nandito rin ang curse user na si Laru. Hawak-hawak ngayon itong si Kusakabe. Si Laru ay ang curse user na isa sa mga kasama ni Suguro Geto noon na ang tumulong rin sa pag-rescue kina Todo sa Shibuya na na-mention ni Yuki Tsukumo. Matapos ang eksena niyan mga kaibigan ay pinakita naman dito ang flashback ni Miguel na kung saan ay humihingi dito ng pabor si Yuta sa kanya na tulungan sila sa pagtalo kay Sukuna. Pero tumanggi rito si Miguel na sabing ayaw ron niyang humarap sa isang kalaban na may kakayahang talunin si Gojo dahil ang lakas niyan ay lagpas na raw sa lakas ng mga halimaw. Kaya ano ba raw sa tingin nila ang magagawa niya sa ganitong kalakas na kalaban? Sagot naman dito ni Laro na wikang ang halimaw na tinutukoy ni Miguel, which is si Sukuna, ay mapapagod din sa pakipaglaban kay Gojo. Kaya ang gusto lang daw nila ay ang tulungan sila ni Miguel at magbigay ng finishing blow kay Sukuna. Sagot naman ni Miguel na as if naman daw ay aabot doon si Sukuna sa estado ng pagkapagod. At habang nagsasalita si Miguel dito ng Japanese dialect ay sabi naman dito ni Laro na nag-improve daw ang Japanese vocabulary ni Miguel. Ayon naman dito kay Yuta na inaasahan daw talaga niya na kung mangyayari ang merger ay ang being na mabubuo sa merging ay di lang daw hihinto sa Japan. Kundi malaki rin daw ang posibilidad na aabot din daw ito sa ibang bansa. Sagot naman ni Miguel na kahit isang malagadzila pa raw yan na curse spirit ang susubok at sasakop sa kanyang bansa ay mas prefer pa raw niya itong harapin kaysa kay Sukuna. Dahil ano ba raw ang tingin ng mga Japanese na basta-basta na lamang daw na makakasurvive ang isang masayahing black person na kagaya niya sa kahit anumang circumstances. Kaya ayon kay Miguel na pass na lang daw talaga siya sa alok ni Yuta sa kanya. Besides, dapat ay nandito rin daw si Gojo kasama ni Yuta na luluhod at magmamakaawa sa kanya. Kasi ayon daw sa kalaman ni Miguel na ang mga hapon ay magalang daw. In which ay sagot naman dito ni Yuta na sabing gusto mo bang ako na lang ang lumuhod at magmakaawa sa iyo. Na nang masabi yan ni Yuta ay papiro namang sabi ni Miguel na grabe nakakatakot naman daw ang sinabi ngayon ni Yuta. Nasa isipan naman ni Yuta ay hindi naman daw siya galit nung nagsalita siya na siya na lang ang lulod at magmamakaawa. Maya-maya pa ay sinabihan naman nila ro si Yuta na kung pwede ay sila na lang daw muna ni Miguel ang mag-uusap ngayon. Kaya matapos niyan ay lumabas na si Yuta. At habang nakaupo ang dalawa ay tinanong naman ni Miguel si Laro kung ano raw ang gagawin nito. Nasagot naman ni Laro na ang kagustuhan lang daw niya noon ay ang kagaya sa kagustuhan din ni Miguel. At yan ay ang maging hari si Suguro Geto. Na ayon pa kay Miguel na tama raw si Laro dahil naging follower daw siya noon ni Geto sa rason na yon. Nadapan ni Miguel na ang kanyang pag-iensayo kay Yuta ay ang kanyang pagbayad raw sa pagpapatakas ni Gojo sa kanya matapos ang 100 Demons Parade. At ngayon na nagampanan na raw niya ang kanyang papel ay wala na raw siyang dapat gampanan pa o misyon na gagawin para sa bansa ng Japan o para sa mga Japanese. Dahil naman sabi ni Laro na wikang mahal daw nilang lahat si Geto noon. Silang lahat ng mga followers ni Suguro. Kaya tugon naman ni Miguel na ang ibig barong sabihin ngayon ni Laro na kailangan nilang maghigante dahil sa mga nangyari sa kanilang mga kasamahan noon sa Shibuya o di kaya kunin ang katawan ni Geto na ninakaw ni Kenchaku. Kaya kailangan niyang pumunta sa Japan? Sagot naman ni Laro na hindi dahil ito raw ay tungkol daw sa kanilang dalawa na magkasamang magluluksa sa mga namaalam nilang kasamahan. Tulad na lang daw sa mga taong bumibisita sa mga puntod na magkasamang kumakain. At ngayon ay ang pagtulong din daw sa pagtalo kay Sukuna at ang pagbigay sa kanilang buong lakas sa laban na to ay ang kanila raw masasabing isang misa sa mga kasamahan nilang namatay na iaalay nila sa mga langit o kalangitan. Sagot naman ni Miguel na wikang sigurado akong impyerno ang tinutukoy mo at hindi ang mga kalangitan. Maya-maya pa ay tumahimik na lang si Miguel at nag-isip-isip na sa kalaunan ay sinabihan niya si Laro na tatanggapin niya raw ang alok nila Yuta. Pero meron daw siyang kondisyon. Hindi raw siya haharap sa isang sorcerer na makakagamit ng Domain Expansion at lalaban lang daw siya kung matatalo na si Gojo at Yuta at kung di na raw makakagamit si Sukuna ng kanyang Domain Expansion. Nagulat naman si Laro dito nung sinabi ni Miguel na si Laro, meaning ay lalaban din daw pala siya. Sagot naman ni Miguel na oo dahil mas maganda raw ang may mas maraming kaibigan na kasamang lalaban. At matapos ang flashback na yan ay balik dito sa present na habang nakatayo si Sukuna ay napangiti naman si Miguel dahil hindi na raw magagamit si Sukuna ngayon ang kanyang Domain Expansion. Ay naman kay Laro na nag-iwan daw talaga si Gojo ng regalo sa kanila. Dahil bukod sa humina raw ang RCT ni Sukuna ay putol din daw ang lower left hand nito at ang lower right arm nito ay di na raw fit na magagamit nito sa laban. Dahil kung naaalala nyo ay hiniwa ni Yuta noon ang right arm ni Sukuna.
And to top it off mga kaibigan, ay ang puso din daw ni Sukuna ay di pa nito naihil. Kaya nasa disadvantage situation na raw si Sukuna na ang ibinigay daw talaga sa kanila ng mga Jujutsu Sorcerers ay isang napakasarap daw na parte. Kaya habang naka-alerto na ang tatlo mga kaibigan, ay dito'y nagsimulang gumuho ang building na kinatatayuan ni na Miguel na matapos niyan ay bumaba na si Laro at hinarap si Sukuna. Mabilis namang inactivate ni Laro ang kanyang curse technique at lumabas dito ang isang napakalaking kamay na humawak sa buong katawan ni Sukuna dahil na napigilan ang paghilos ni Sukuna. Maya-maya pa'y idiniin ni Laro si Sukuna ng napakalakas dito sa pader. Subalit biglang nasugatan ang kanyang palad nang kumawala si Sukuna sa napakalaking kamay nito sa pamamagitan ng paggawa ng butas. Kaya dito napakawala si Sukuna ng dismantle kay Laro na nagpa-atras nito. Mabilis namang sumugod si Miguel na dumaan sa likuran ni Laro, ngunit habang papasugod si Miguel ay sinalubong naman siya ni Sukuna ng napakaraming dismantle. Subalit ang mga dismantle na yan ay napakasimpleng iniwas-iwasan ni Miguel. Kung kaya't sinipa naman ni Sukuna ng isang napakalaking debris pero naiwasan pa rin ito ni Miguel. Ngunit ang debris na yan ay mabilis namang patungo ngayon kay Laro. Kung kaya't upang maiwasan ito ay ginamit ni Laro ang kanyang kamay upang mayalis siya sa kanyang current position. Kaya dito niya naiwasan ang debris na yan mga kaibigan. Kagad namang nag-engage si Miguel sa isang hand-to-hand combat na matapos niyan ay dito naman ipiniliwanag ang curse technique ni Laro. Na ayon dito, ang kanyang curse technique ay may pangalang Heart Catch. At meron itong kakayahang mahawakan ang target ng kanyang curse technique. At kahit mawasak pa raw ang illusionary hand na yan o itong napakalaking kamay ni Laro ay still malaya pa rin daw si Laro makapagpalabas ng kahit ilang beses pa ng mga napakalaking kamay na yan. At sa tuwing nasisira ito, ay tanging 1/10 of the damage lang daw ang kanyang natatanggap. Meaning kahit na ma-damage pa ang kanyang napakalaking illusionary hand tulad sa ginawa ni Sukuna ay still, ang damage na bumabalik sa user ay napaka-minor lamang. At ayon pa kay Sukuna na ang curse technique daw ni Laro ay hindi raw interesting. Dahil kung may curse technique man daw na masasabi niyang interesting ay ang curse technique daw yon ni Miguel. Na ayon dito ang curse technique daw ni Miguel na may pangalang Hakuna Lana ay isang curse technique na kung saan ay ang beat o rhythm na nakalagay sa kanyang katawan ay nag-e-expel daw ng mga curses. At the same time ay na-e-enhance din dito ang kanyang sariling physical capabilities. Nadagdag pa rito na ang curse technique ni Miguel ay gumagana daw sa ganitong paraan. Nagbibigay daw ito ng isang rhythm o beat sa katawan ni Miguel na naghihintulot sa kanyang maiwasan ang mga atake ng kalaban tulad sa kanyang pag-iwas sa mga dismantle ng Sukuna sa paraan ng parang pagsayo mga kaibigan. Bukod pa dyan ay nag-release din siya ng mga debuff na nagpapahina sa atake ng kalaban. At the same time ay nagbibigay din ng curse technique ng buff sa kanyang katawan upang mapa-enhance ang kanyang physical na kakayanan without needing a domain. Kasi alam naman natin na ang domain tulad ng simple domain ay nag-e-enhance ng curse energy output at nagbibigay ng buff sa user. At dito kay Miguel ay all-in-one na mga kaibigan na nagkakaroon ng buff ang kanyang katawan at nakapag-release din siya ng debuff kung kaya't humihina ang mga atake. Kaya ito ang explanation sa kung paano siya nakapag-survive noon sa mga malalakas na suntok at sipa ni Gojo. Pero despite sa napaka-useful daw ng curse technique na yan, ay ayon kay Gojo, ang curse technique ay hindi naman daw gaano ka nakakatakot talaga. Na dito sa flashback na to, ay tinanong naman ni Miguel si Gojo sa kung paano daw nalaman ni Gojo ang kanyang curse technique. Nasagot naman ni Gojo na nalaman niya raw ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Nasa isipan ni Miguel ay nakakatakot naman daw ng abilidad ni Gojo na yan. Kaya ayon pa rito ni Gojo na ang nakakamangha daw talaga ay ang katawan daw ni Miguel. Dahil dagdag pa ni Gojo na 99% daw sa mga sorcerers ay mga Japanese. At kung ang katawan ng isang sorcerer na Hapon ay kagaya raw sa katawan ni Miguel, ay kung ang ganitong katawan daw plus ang paggamit ng curse energy upang mapalakas ang katawan ng isang sorcerer ay pagsasamahin daw sa iisa, ay masasabi niya raw ang resulta ay nakakatakot at pambihira raw talaga. Na dahil sa salitang binitawan ni Gojo ay sumagot naman si Miguel na mukhang medyo na-generalize na raw ni Gojo ang lahat ng kagaya niya na African. Nasabing racist daw ang statement ni Gojo tungkol sa topic na to. Dahil ayon pa sa kanya ay hindi raw siya special dahil sa kanyang kulay, kundi special siya dahil siya ay si Miguel. Na nang masabi ito ni Miguel ay kagad namang humingi ng paumanhin si Gojo na pinalagpas naman ni Miguel. Tanong naman dito ni Yuta na tungkol daw sa binanggit ni Gojo na nakakatakot daw ang resulta ng isang sorcerer na may pangangatawan ni Miguel, ay ang ibig sabihin ba raw nito na nakakatakot din ng sorcerer na yan laban sa isang Gojo Satoru. Kaya sumagot naman si Gojo na wikang hindi raw siya sigurado kung maiintindihan ba raw nila ang kanyang sagot sa tanong na to. Pero kung siya at si Miguel ay maglalaban daw nang walang kahit curse energy enhancements at curse technique at tanging mga kamao lang daw ang kanilang gamit, ay kung marathon daw yan ay siya ang mananalo, si Gojo. Pero kung isang sprint daw yan ay si Miguel daw ang mananalo. At ayon sa paliwanag na ito mga kaibigan, ay ang ibig lang sabihin nito na kung sa physical lang nakakayahan ang pag-uusapan ay talo talaga si Gojo laban kay Miguel. Pero kung labanan naman sa paggamit ng curse energy at curse technique ay panalo talaga si Gojo. Matapos ang flashback na yan ay balik na dito kay Sukuna na nagulat mga kaibigan nang hinawakan ni Miguel ang kanyang isang kamay sabay binak pa ang isa at sinuntok na napakalakas ang tiyan nitong si Sukuna. Sabay siniguyundahan pa ito ni Miguel ng isang siko pero bigla namang napansin ni Sukuna sa kanyang likuran itong si Choso mga kaibigan na makikita naghahanda na pala ng isang piercing blood na kagad naman
namang naiwasan ni Sukuna, sabay bumawi ng isang dismantle dito kay Choso. Nanasangga naman ni Choso, mga kaibigan. Maya-maya pa'y habang makikita ang naiinis na pagmumukha ni Choso, ay bigla namang napasag ang salamin sa kanilang itaas nang biglang dumating si Yuji mula sa itaas, mga kaibigan, at inatake si Sukuna. Pero nagawa pa rin itong masangga ni Sukuna na muntik nang nagpaluhod sa kanya. At habang makikita ang galit na mukha ni Yuji, ay nagsalita naman dito si Sukuna sa kanya na wikang nandito ka pa pala. Matapos niyan ay dito naman ipinaliwanag ang tungkol sa world cutting slash ni Sukuna. Na ayon dito na upang ma-activate daw ang pag-e-extend sa maaaring matatarget ng kanyang dismantle, ay kinakailangan daw ni Sukuna gamitin ang hand sign na Inmaten. Ang hand sign na ginagamit niya sa pag-a-activate ng kanyang malevolent shrine. Subalit matapos daw ang ginawang remote activation purple ni Gojo noon, ay doon daw nadurog ang isang kamay ni Sukuna. Kung kaya't dahil isang kamay na lang daw ang tanging natira sa kanya, ay upang ma-activate daw ang world cutting slash, ay gumawa raw si Sukuna noon ng isang binding vow na aalisin ang requirement sa paggamit ng hand sign para ma-activate ang technique. Pero ang kapalit doon ito ay sa hinaharap ay upang ma-activate muli ang world cutting slash ay kailangan na ni Sukuna ng i-maintain ang paggawa ng hand sign na to habang magcha-chant, at bukod pa dyan ay kailangan din daw niyang ilagay ang kanyang palad sa lokasyon na gusto niyang puntahan ng kanyang world cutting slash. Tulad sa ginawa niya kay Kashimo noon na along sa hand sign at chanting ay itinapat niya ang kanyang kamay kay Kashimo upang doon tatama ang atake. So ang binding vow na ginawa noon ni Sukuna ay naghintulot kay Sukuna ng ma-cut off guard si Gojo sa isang world cutting slash and dismantle na na-activate nito without any hand sign dahil sa binding vow na yon. So it turns out na tama pala ang ating speculation, mga kaibigan, sa nakaraan nating chapter review tungkol sa posibleng rason sa kung bakit di na malaya ni Gojo ang world cutting slash ni Sukuna. At ngayon sa present, mga kaibigan, ay dahil sa binding vow na yon ay mas matatagalan na ang pag-a-activate ng world cutting slash ni Sukuna. Pero even though halos impossible ang paggamit ng hand sign at pag-chant habang itatapat pa ang kamay sa lokasyon ng kanyang target, ay posibleng posible pa rin ito kay Sukuna, mga kaibigan, dahil sa kanyang dalawang ekstrang mga kamay at isa pang bibig na siyang makapag-maintain sa requirements ng activation. Anyways, matapos niyan ay laking gulat ni Sukuna, mga kaibigan, na nang susuntok na sana si Yuji ay bigla namang naputol ang kanyang dalawang kamay. Na sa kanyang paglingon ay nasurpresa si Sukuna at Yuji na nagbalik na dito si Maki. So si Maki pala ang nakaputol ngayon sa dalawang kamay ni Sukuna. Na ngayon ay may kitang nakangiti habang di pa rin makapaniwala dito si Sukuna na nakasurvive pa rin daw si Maki mula sa kanyang black flash noon. Kung kaya't dito na nabuhayan si Yuji dahil ngayon na naputol na ang dalawang kamay ni Sukuna ay di na raw ito makapag-maintain pa sa Inmaten na hand sign. At bukod pa raw dyan ay bumaba na rin daw ang reverse curse technique output ni Sukuna, so hindi pa raw niya may heal ang kanyang mga naputol na kamay at sugat ang braso. Kung kaya't habang papasugod na naman si Yuji ay sa kanyang isipan ay napasabi siyang kaya na raw nilang manalo ngayon dahil may resulta na raw ang lahat ng kanilang efforts na umabot ito sa puntong to na parang na-corner nila ngayon si Sukuna at unti-unti nang nasa disadvantage situation ang King of Curses. Subalit kung kailan pa nabuhayan o nakakita si Yuji ng pag-asa, mga kaibigan, ay dito'y bigla namang may isang sparks of black ang lumabas nang dito'y nagawang masuntok ni Sukuna si Laro ng isang napakalakas na black flash na dahil sa sobrang lakas ay kahit na depensahan pa ni Laro ang kanyang sarili ay napasoka pa rin siya ng dugo. At tulad noon kay Gojo na bumalik ang kanyang reverse curse technique output matapos siyang makapag-unleash ng dalawang black flash, ay dito naman sa pangalawang black flash ni Sukuna ay dito'y tila ba'y magre-resulta rin ito sa isang parang recovery phase ng King of Curses na worst case scenario ay maaaring ma-activate na ni Sukuna ang kanyang domain expansion o di kay mahihil na ang kanyang mga sugat dahil sa benefits na naibibigay ng black flash sa isang sorcerer. Na isa na dyan ang pagbalik ng RCT output. So napaka-intense at exciting talaga ang susunod na mangyari mula dito, mga kaibigan, dahil dito muna natin tatapusin ang video sa eksenang to. Kaya naman, kung nagustuhan nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.